banner. Lapid Fire! Magpapatuloy tayo. Kanina nabanggit natin si Dr. Jose Rizal kasi nag-share sa atin ito eh. Ha? Konting kaalaman mula kay Dr. Jose Rizal. Alam nyo, kung tayo, ang ikinababahala natin ngayon, yung kamangmangan ng marami, na kapag ka itong eleksyong ito ay nagtagumpay ang mga Manchurian candidates, itong mga kandidatong kaya tumatakbo ay para sa interes ng iba, ha? Lalo-lalo na interes ng China. Yan ang pinaka nakakatakot ngayon eh. Pag interest ni Digong yan, interest din yan ng China. Pag interest ng China, interest din ni Digong yan. Ba, alam nyo ba na may bagong umuugong na usap-usapang tatakbo si Digong nyo na senador naman ngayon, di ba? Kasi hanggang November 15, pwedeng magpalit-palitan yan eh, di ba? Pwedeng ipasa yung bola eh. O, kung kanino man, di ba? So ngayon ay para daw siya maging Senate President. Yan. Siyempre, protection talaga, ha, ng China at ng kanilang sariling interest ang layunin nila. Katulad si Bato, tumatakbo raw siya para iligtas si Digong nyo, di ba? Ganon din si Isko Moreno. Tumatakbo rin siya para sa bigyan ng cabinet position si Digong nyo, di ba? Puro interest nila. At hindi mo mapaghihiwalay yung interest ng China ngayon at na ni Digong nyo. Sapagkat napakalaki na ng kwanho, ha, ng napakinabang nitong mga nasa administrasyon ngayon mula sa China. Naggagamitan sila, ginagamit ng China itong administrasyon, ginagamit naman sila ng administrasyon na hindi po kasali, hindi lang basta hindi kasali ang mamamayang Pilipino kung hindi labag pa, ha, sa interes at kapakanan ng mga Pilipino. Ito pa lang si Dr. Jose Rizal, nung araw pa ay meron ng sinasabi tungkol dyan. Siguro alam niya rin, baka ito'y sinabi niya para sa angkop na angkop ito ngayon eh, mga kaibigan eh, sa mga marami ngayon, di ba, na dahil sa kamangmangan nila, hindi nila alam, ha, na ang kapalit nitong eleksyong ito kapag ka nagkamali tayo ng pagboto o sila man, sabihin na natin kahit hindi sila mananalo, yung boto lang na yun ay boto na nila sa interes ng incheck. Ang alam lang nila, yung mga mangmang, eh doon sila nakakatulong sa interes ni Digong nyo, interes ni Bongbong Marcos, ni Isko Moreno, at ng iba pang mga kandidato, mga kaibigan, hindi nila alam na yung interes ng mga ito ay interes din ng incheck. Ha? Yun ang pangunahin na nakababahala. Kaya ang sabi ni Dr. Jose Rizal nung araw, kailanman hindi ako natakot sa mananakop. Oh, sabi ni Rizal yan, ha? Mas natatakot ako anya sa kamangmangan ng ating mga kababayan. O sipin ninyo yun. Ilang daan taon ang patay si Dr. Jose Rizal, di ba? Mga kaibigan. Nasabi niya pala yan kasi siguro nung panahon niya ganyan din eh. Di ba? Sila itong nagtataguyod ng interes ng bansa, ng mamamayan. Wala man silang impluensya, wala silang kapangyarihan. Pero ipinaglaban nila ang ating bansa. At nasabi nila yan na ibig sabihin, hanggang ngayon, kung ano yung sitwasyon sa panahon nila, eh yun pa rin ang sitwasyon ngayon. Di ba? Yung katulad ng sinasabi natin na si dating President, U.S. President Howard Taft na
nagsilbi rito bilang gobernador general ng Pilipinas, ha? Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ano sabi niya, di ba? Ang mga Pilipino niya ay mga mapamahiin, ha? At yung Pilipinas niya ay yung mga Pilipino ay makapamumuno lang, ha, sa kanilang ng kanilang sarili, ha, makalipas ang 100 taon, o it would take 100 years for the Filipinos to govern themselves. Yun ang sabi ni President Howard Taft, eh, mga kaibigan, para makapamuno sa sarili nila, eh, abutin anya ng 100 taon. Eh, kailan pa yun? Kailan niya pa sinabi yun? Mahigit 100 taon na, mga kaibigan, at ilang siglo na ang nakakaraan, ha? Nung sabihin niya na hanggang ngayon, walang kakayahan itong mga, lalo na itong nakaupo ngayon, bagay na bagay sa kanya itong sinabi ni Howard Taft na yan, eh. Ha? Dahil dito, incompetent, wala akong nakitang incompetent na naging presidente ng bansa, ha? Maliban dito sa kasalukuyang nakaupo ngayon. At hindi lang yun, ha? Kataksilan sa bayan ang ginawa, ha? Na tayo ay ikompormiso ang sambayanan, ha, sa kapakanan at interes ng Incheck. Pinabayan na, isipin ninyo, imbes na ipaglaban yung dapat nating panghawakan na suportado ng buong mundo, ha, na ating arbitral ruling pabor sa interes ng bansa at ng mamamayan, abay, akalain mo, eh, pupunitin nga, eh, di ba? Eh, ano ba yan? Papel lang yan, eh. Oh, eh, hindi tayo pwedeng makipag-away sa China. Bakit yung ibang mga bansa ay nakapanindigan? Mga kaibigan, di ba? Hindi lamang naman tayo ang may claim sa ibang lugar, sa West Philippine Sea. Pero kukonti lang yun. Yung mga claim na yun, ha? Kukonti, maliliit na portion ng ating na ating pag-aari na merong umaangkin ng Vietnam, hindi ba? Ibang bansa. Pero sila, nakapanindigan sila laban sa China. Ginera ba sila? Hindi naman sila ginera, eh, mga kaibigan, eh. Kaya sa panahon ni Rizal, makikita ninyo, hinahanap buhay talaga ng marami kataksilan, di ba? At yung kamangmangan, yan ang pinaka nakakatakot sa lahat. Yung magiging epekto niyan sa ating bansa. Mawawala na tayo ng bansa kapag ka nagkamali tayo dito sa eleksyong ito. Eh, marami nagtatanong sa atin, eh, no, talaga ang gagawin natin kapag nakakakita sila ng mga disinformation, di ba, na kumakalat sa social media. Sabi ko nga sa inyo, ang nagtulak sa atin noong Sabado, ha, na dun sa spontaneous nga naman yun, eh, mga kaibigan, eh, kusa ang mga mamamayan na nagsilabasan para lumahok doon sa motorcade caravan sa buong bansa, mga kaibigan. Ano nag-udyok sa kanila? Pagmamahal sa bansa, yung katatagan ng kanilang paninindigan. Ha? Na dapat marami tayo. Sabi ko nga sa inyo, dapat pagka national interest, di ba sinasabi nila sa media raw, dapat ay maging ano ka, nasa gitna ka lang. Ba, hindi pwede yun. Katunayan, ang ibang mga bansa hindi ganyan. Ang Amerika, ang sa Singapore, kung matandaan ninyo si Flor Contemplacion, ha? Hindi ba, eh, binanatan tayo, ha? Buong Pilipinas binanatan sa mga pahayagan ng Singapore. O, ganun din sa China, di ba? Binabanatan tayo. Kapag ka merong nasasangkot na Pilipino,
sa mga kaso, ang gusto natin dahil sa simpatsya natin, dun sa ating emotional na pagsimpatsya sa ating mga kababayan na talaga namang nakakasakit ng kalooban, lalo kung ang gobyerno natin ay makikita nating walang effort o pagsisikap na ginagawa, hindi ba? O masasaktan ka. Pero hindi mo pwedeng igiit na yung batas nila ay baluktutin mo. Katulad halimbawa kay Flor Contemplacion, dahil dito masyadong maingay eh. Ha? Ano sabi nung mga kwan, nung mga Singaporean? Eh mga gago pala kayo eh. Mga mangmang kayo. Kayong mga Pilipino. Bakit? Sapagkat meron kaming batas. At yung kababayan ninyo ay lumabag sa aming batas. Kaya kailangan naming ipatupad yung batas. Yung paghingi natin ng konsiderasyon, eh konsiderasyon lang yun. Di ba? Kung meron silang paraan para baguhin yung desisyon nila. Di ba? Katulad ng pagbitay kay Flor Contemplacion noon. Eh, krimen yung nagawa ni Flor Contemplacion sa Middle East, di ba? May mga nakakamatay na Pilipino. Pero meron silang remedy, di ba? May batas na pwede nilang baguhin. Hindi ikinokompormiso. Anong batas yun? Halimbawa, may naagrabyado ka ron, may nalabag ka ron. Pwede yung pagbabayarin ka, di ba? Malaki nga lang halaga. Eh, mabuti nga, may mga Pilipinong mga kababayan tayo, di ba, na nagbabayad, ha? Nagkukusang magbayad kapag ka ang gobyerno ayaw bayaran yung halaga katumbas para makalaya ang isang Pilipino. Minsan merong mga Pilipinong mayayaman sa ibang bansa ang sila ang nagbo-voluntaryo na bayaran na lang sa halip na mabitay yung ating kababayang OFW na kaya nagpunta sa ibang bansa ay para magkaroon ng pagkakataon, di ba? Na ang pamilya ay mabigyan ng maayos-ayos na buhay dito sa Pilipinas. Pero pag may lalabaging kang batas at wala namang hindi nila pwedeng i-compromise ang batas, hindi katulad dito. Eh dito man, di ba, mayayaman eh. Iba ang batas. Iba ang batas para sa mga walang kakayahan, mga mahihirap. Yung double standard ng justice dito. Ang anong ibig natin sabihin? Ibig natin sabihin, kapag ka ang sangkot na ay kapakanan na ng buong bansa, di ba dapat eh, iisa ang ating paninindigan. Kaya ikaw ay nasa media, ha? Kahit sabihin mong ikaw ay dapat na maging neutral, magiging neutral ka pa ba laban sa interes ng China at ng Pilipinas? Eh ba, gago ka. Oh, mga kaibigan, isang malaking kaletsihan yan. Isang malaking kagaguhan yan. Kung nasa media ka at nakakompormiso ang kapalaran ng bansa at ng mamamayan, ang ating kasarinlan, mga kaibigan, kinakailangan mong gumawa ng matatag na paninindigan, pabor sa iyong bansa. Kamukha ng ginawa nila Dr. Jose Rizal. Di ba sila nagpasimula ng media sa Pilipinas? Di ba? Sila, ha? General Luna. Plaridel. Di ba? Yan ang mga journalist nung araw eh. Si Apolinario Mabini, sumusulat yan eh. Si Andres Bonifacio, sumusulat yan eh. Mga kaibigan eh. Sila ba naging neutral sa pagitan ng Kastila, ha, at ng mga sumakop sa atin sa pagitan niyang mga dayuhan at ng Pilipinas? Ba hindi. Kaya nga na firing squad si Rizal eh. Di ba?
Oh, siya ba'y, ano, gumit na dahil siya'y journalist? May katarantaduhan yun. Mga kaibigan, ang pagiging neutral ay merong hangganan. Hindi ba? Kaya nga lahat eh, merong hangganan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay merong hangganan. Lalo na kapag kinabukasan na ng mga anak mo, kinabukasan ng bansang Pilipinas, ang nakataya, magiging neutral ka pa ba laban sa dayuhan? Yung bang Amerika, nagiging neutral ang media nila kapag ka at stake ang kapalaran ng kanilang bansa at ng kanilang mamamayan? Magsabi kayo sa akin ng anumang bansa na kapag ka nakataya ay kinabukasan at kapalaran ng kanilang bansa at mamamayan, eh ang media nila ay neutral. Sige nga, katarantaduhan. Hindi ho ba? On your own, dapat ay gumawa ka ng matatag na paninindigan laban sa mga manlulupig. Di ba? Kaya sabi nga ni Rizal, kailanman ako, hindi ako natakot dyan sa mga mananakop na yan, yung mga manlulupig na yan. Ha? Pero mas natatakot ako, anya, sa kamangmangan ng ating mga kababayan. Ganyan-ganyan ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Ha? Doon sa panahon nila Dr. Jose Rizal. Lalo na naimbento yung social media. Meron akong listahan ngayon dito ng mga pinagmumula ng fake news. Ha? Pero bukas na yan. Dami pa nga ditong issue eh. Kesyo si Isko Moreno eh, dapat daw, para hugas kamay siya. Ito talagang lahat ng katangian ni Digong nyo, nasa kanya eh. Bakit? Kasi si Isko, gaya ng mga nabanggit na natin sa nakaraan, kung kanino yan madikit, parang hunyango yan. Ha? Nag-iiba ang kulay niyan. Kung ano kulay nung dinidikitan niya, ganun. Pati nga mga manirisim, yung karakter, kinokopya niya yan eh. Nung kay Lim, may paganyan-ganyan pa yan. Oh. Kasi si Lim eh, pagka nagsasalita eh, merong ano yan eh. Merong yung kamay niya, fun eh. Ah, kumukumpas eh, di ba? Oh, si, nung panahon na dikit siya kay Erap, Erap din ang dating niya, yung siga, di ba? Kaya nga, nagpulis-pulisan pa sa Maynila yan eh. Oh, pero, tandaan ninyo, kaya lahat ng katangian na meron si Digong nyo, meron na si Isko Moreno nun. Lahat ng katangian ng masasamang leader, yung kilim, ang ginaya niya lang yung mga kamay tsaka pananalita. Pero dito, napulot niya. Ito na lang, sa panahon ni Erap, napakaraming property. Malinis ka ba? Vice Mayor ka pa lang eh. Ito nga, may sumulat nga sa atin eh, kapitbahay ng pamilya ng asawa niya eh, sa California eh. Oh, ito'y nabanggit na natin, nasa email ko pa ngayon, hanggang ngayon, na yung pamilya ng asawa niya ron, eh, nagalit. Nag-away-away pa yata, pati yung asawa ni Isko, sapagkat pinapakiusapan sila, di umano na bibili ng property ron si ito si Isko Moreno at ipapangalan dun sa pamilya. Umayaw yung pamilya nung asawa dahil baka raw sila tanungin. Eh pag tinanungan niya kami ng gobyerno rito kung saan namin kinuha ang pinambili dyan, eh kami hahabulin dito, hindi kayo. Hindi pumayag sa madalit sabi. Matino pala yung pamilya nung kanyang asawa. Eh bueno, mga kaibigan,
Sa panahon niya, di ba, ang daming property sa Maynila na naibenta. Philippine National Build, National Bank Building sa Iskolta. Maibebenta ba ni Erap yan nang walang pagsang-ayon ng City Council? Ha? Na pinamumunuan ng Vice Mayor? Yung Army and Navy Club, maibebenta ba ni Erap yan nang walang pagsang-ayon ng konseho at ng napinamumunuan ng Vice Mayor, mga kaibigan? At napakarami pa na issue pinagkapirahan dyan sa lungsod ng Maynila. Ngayon sasabihin, ito, eh, kasi binabanata na sila sa kwan eh, di ba, ng netizen sa pagkakaroon ng super spreader na mga pagdagsa ng tao dyan sa libingan ng mga buhangin, ha? Yan Dolomite Beach, mga kaibigan. Oh, eh dahil gusto niya maghugas ng kamay, yun daw DENR ay dapat kasuhan, ha? Yung mga opisyal niyan. Oh, dahil daw sa mga insidente diyan ng overcrowding, pagdagsa ng mga tao. Oh, ngayon eh pinupwera niya yung responsibilidad niya bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Ikaw, wala kang kasalanan. Eh, lungsod mo yan eh. Unang-una, nilalatag yung buhangin na yan eh. Nagpunta kayo riyan eh. Kahit bawal pang pumunta riyan eh. Nagpapunta kayo ng mga taga-Maynila eh. Oh, di ba? Pinayagan ninyo eh. Mga tao dyan eh. Tapos ngayon, sasabihin mo yan. Kung may dapat kasuhan, lahat kayo. Eh, pwede ba yun? Gagawin ba yun? Hindi naman gagawin yan eh. Ito lang mga level-level nilang ito. Ano yan? Tawag nila ngayon. Ah, yung category nila ngayon sa ano. Eh hanggang ngayon, bawal ang kasino eh. Oh, edi mas lalo nung mas mahigpit na level. Hindi ba? Oh, pero ang totoo, bukas yung kasino. Sinasabi ko sa inyo eh. Eh kaya baliwala naman yan eh, mga kaibigan. Namimili sila kung kanino nila gustong ipatupad yung mga batas nila. Ha? At eto, yung isa pang kahapon eh, nasa pahayagan, di ba? Yung binabanatan si Bongbong Marcos na magnanakaw ng idea. Oh, eh, sakali. Pagpalagay na natin, yung idea nga ay ninakaw. Akala mo ito, ano eh, merong monopoly, naka-copyright sa kanya eh. Ha? Yung mga issue, ha? Na kapag ka merong ibang nagbanggit, ako, talagang ako, pinanggagalingan ng issue. Di ba? Eh, dito nga lang gumagaya yung marami, pati senador, pati congressman eh. Para meron sila magamit eh, yung pinagtatalunan ngayon. Oh, tanungin niyo yung mga senador. Oh, eh gusto niyo nang tanggalin yung ano, yung ano ba yan, yung substitution, 'di ba, ng kandidato. Eh bakit hindi niyo tanggalin? Ah, pati yung kayo hindi na pwedeng bumalik kung meron pang nalalabing tatlong taon termino ang isang senador. Tapos kumandidato siya sa ibang posisyon, aba hindi na siya dapat makabalik. Yung gawin nyo, isama ninyo. Di ba? Hindi na sinasama. Ngayon, kaya marinig na naman ni Isko. Ha? Sino ba magnanakaw ng idea? Ano ba yung idea na sinasabing ninakaw daw ni Bongbong Marcos? Ha? At ang sabi pa nung kanyang tagapagsalita ay, it seems that thievery, ha? Yun daw pagnanakaw at pamimiki, eh nasa dugo ng mga Marcos. Ha? Ibig sabihin, itong sinasabi ng kanyang tao, merong imprimatur niya ito. Di ba? Hindi pwedeng wala siyang kinalaman. Double talk eh, di ba? Nung isang beses, pinagtatanggol niya mga Marcos. Ngayon, nakita niya, mainit ang tao. Ayaw ng tao na makabalik ang mga Marcos sa poder ng kapangyarihan, ha?
Ano ginagawa niya? Nagsuswitch, ha? Ginagamit niya ibang tagapagsalita para ika nga bumanat sa mga Marcos, ha? Mga kaibigan. Para nang sa ganon, eh magkaroon ng impresyon na hindi siya makamarkos na. Ha? Ayun po, mga kaibigan. O ngayon, magnanakaw na. Eh, idea lang yan, sinasabi. Wala namang copyright sa ganyang mga salitaan lang. Ha? Kasi daw, yung sinasabi niyang, tanggalin yung excise tax sa mga produktong petrolyo ng kalahati, ha? Doon, nagyayabang siya sa mga magsasaka. Ha, tanggalin daw yung excise tax sa mga gasolina o yung produktong petrolyo. At nangako siya na nang hiwalay na 50% cut o bawas sa pagbabayad ng kuryente. Nanloloko eh. Hindi totoo yan eh. Hindi niya magagawa yan eh, mga kaibigan. Yung mas magaling sa kanya, hindi umubra dyan eh. Diba? Bakit? May mga batas yan eh. Ngayon, yung suspension, ito na matindi. Ha? Yung pag-reconsider sa fuel excise tax, ha? Hindi naman sila una nagsabi niyan eh. 2018 September pa, ha? Si Vice President Lenny Robredo na ang nagmumungkahi niyan, ha? Na i-address yung pagtaas at tugunan ng gobyerno yung pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin at mga bayarin sa serbisyo. Mga kaibigan, isipin ninyo, ayan o, September 3, 2018 pa eh. Kaya kamakailan, inulit ni Vice President Lenny Robredo yan eh. Eh, sino una nagnakaw? Di ba? Oh. Eh, hindi mo rin original yan eh. Di ba? Ang original niyan, si Vice President Lenny Robredo. Oh, mga kaibigan, sabi pa nga ano ni Robredo, nananawagan siya sa mga mambabatas ng Liberal Party noon na suspindihin yung provision sa Tax Reform Acceleration Inclusion o Train Law, ha, na nagtataas ng excise tax sa pagsingil ng excise tax sa produktong petrolyo. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Kaya ano ho eh, niloloko kayo nito si Isko Moreno, mga kaibigan. Oh. Wala ka bang original? Tapos wala kang ginagawa kung hindi sa kampanya mo, wala nang masabi. Oh, ito gagay. Wala na eh. Wala nang naniniwala sa pangako ngayon. Ang labanan ngayon, ano na ipakita mo? Ha? Bukod sa puwit mo, na ipakita mo? Ha? Oh, ano pa na ipakita mo? Wala naman eh. Wala namang monumental. Na, wala namang concrete. Wala eh. Utang meron. Yun ang tanongin nyo sa kanya. Bakit? Dadalawang taong ka pa lang eh. Sa pwesto eh. Ipinangutang mo na Maynila ng 15 billion. Yan ang tanong. Di ba? Yan. Markado yan, mga kaibigan. Pero sa ginawa, wala naman eh. Pagkasabit na, hindi ka nakasali. Ha? Katulad sa Dolomite Beach, kasali ka dyan eh. Di ba? Pinupuri pa nga niya yan eh. Oh. Di ba? Eh ngayon, sabit na. Mga kaibigan, ito nang gugulo na lang ito eh. Guguloy na lang nito yung tabakuan at hindi ako magtataka kung pagdating na malapit na eleksyon, magdedeklara ito tatakbo uling mayor sa lungsod ng Maynila. Baka ganyan ang mangyari. Kasi alam niya yan eh. Ay, hindi pwede maglokohan eh. Sipin mo si Tikia kung ano-ano sinasabi. Di ba? Oh, eh sinisiraan niyo raw siya. Si Tikia, yung dati niyang tauhan. Ito yung gumagawa ng fake survey eh, sa publikus, ha? Yan din ang ginamit ni Isko sa pagtakbo niyang mayor eh.
Matagal niya raw kasama yan. Ito rin pala yung nasa likod ng bilang Pilipinas. Ang lakas ng propaganda. Bakit? Ngayon, lumipat ito kay Bongbong Marcos. Siguro, kaya niya pinababanata na sa pangkat niya si Bongbong Marcos kasi doon na lumipat itong dati niyang itinalagang presidente ng Universidad de Manila na si Malu Tikya, mga kaibigan. So, may banta itong Tikya dahil sinisiraan daw siya, bubulgar daw niya pag hindi tumigil. Mga kaibigan, sabi naman ng mga follower nung ating mga post, ba't di mo pa ilabas ngayon? Diba? Yan bang sasabihin mong yan makatutulong sa interes ng bansa at ng mamamayan? Kung yan makakatulong, ilabas mo. Wala mga kaibigan Diba? Abangan natin. Ibig sabihin, pag hindi ito sinagot ng kampo ni Isko Moreno, ibig sabihin, takot sila. Kasi merong mabubulgar, marami. Meron na ngang hinte dun sa sinasabi ng Malu Tikya. Ako, huwag niyong pararatangan dahil hindi ako magnanakaw. Pagkatapos gusto nyo, pag hindi kayo tumigil, isisiwalat ko yan. Mga kaibigan, sinabi, hindi siya magnanakaw. Hindi ako magnanakaw, yan. Manloloko, yan. Mga kaibigan, ibig sabihin yung kabali yung ang pinatutungkulan niya noon sila. Kung hindi siya di sila. Mga kaibigan Bueno, wala na tayong oras mga kaibigan. Bati muna tayo sa mga taga-subaybay natin at hindi po natin lahat mababati no mga kaibigan dahil sa napakarami. Si Ka Nestor Robles, lagi raw pong nanonood sa ating programa at di nakakatulog pati ang tatay niya nang hindi nakakapakinig o nakakapanood sa atin. Walang palya. Solid daw sila, Lenny. Siya lang ang may kayang itaguyod ang bansa, sabi ni Ka Nestor Robles. Si Larry Enriquez ng Belgium, kapatid ni Wenny Hoya, binabati natin. Rocky Giang, siyempre mga kaibigan natin, si Hector Fonacier na nasa New York, si Ginoong Lamberto Pajardo, New York din po yan, ang bilaon ng New York. Ating mga katropa, si Nakaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, Carol Torres Brihinyo, Carmela Torres Balcos, Rosita DC, Ella Samson Albiar, Susana De Los Santos, Yula Sotelo, Eric Partosa ng Reno, Nevada, si Eric Cruz din ng Las Vegas, binabati natin. June Gases ng Guam, dati pong bukalista ng bandang Abra Kadabra. Si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya na nasa Guam din po yan. Puro musician yung pamilya niyan. Pero may balita ko, yun daw, ewan ko kung totoo yung dating daan, ginagamit daw ngayon ni Isko. Ha? Mga kaibigan. Bueno, mabuti naman yan. Para ika nga, malechi na talaga. Ano po? Si Linda Cruz ng Chicago, siya po'y anak ni Ka Estor Cruz, ha? O Bandong Divisoria. Ba? Bandong Divisoria. Yan bang Bandong, meron kasi dyan si Mam Bandong Ha? Sa Divisoria. Alam nyo ba yon? Hindi nyo kilala yon. Pero yung matatanda sa tundo, kilala yon. Tumutulong sa mga politiko yun Maraming pera yun Kasi may konsignasyon ng isda yun sa Divisoria. Malaking konsignasyon ng isda. Alam nyo naman ang kita dyan sa isda, malaki. Bayong-bayong ang pera niyan, mga kaibigan. Si Mang Bandong sa Divisoria. Linda Cruz ng Chicago at
Siya po pala ay anak ni Ka Estor Cruz ng Bandong Divisoria. Cesar Balmaceda, Ron Loste, Nelson Biblanyas, si Dan Makalinaw, binabati natin, ho. Nel o Neng Sil, Edwin Javier, Arthur Abregonde, Ruby Francisco, Mark Manderico, Anita Hapon, Cecil Yander, Rex Candido Payas, Deogracias Bongon, Roberto Ramos, Marie Orsa, Copy Pen, Lawrence MN, Divine Mitchell, Tess Corracho, Jad Andrew ng Bahrain, Antonio Canet. Canet ba yan o Canete? Malin Kuya Conde, Chai Mids, Virginia Bechalintag, Baldo Maylambing Sadulo. Buti ikaw, may lambing sa dulo. Iyong kilala ko, may lambi sa dulo. Si Nelly Seran Fami ay binabati natin. Si Leonor Corata ng Chibaken, Japan. Gloria Latore ng Guam. Alberto Labeha ng Edmonton, Alberta, Canada. Si Jobski Gonzales ng Macau. Oh, si Arlette Rosales McLean. Ano kaya niya si Don McLean? Nang Scotland, ha? Si Benji Palad ng Macau. Wilfredo Quijano. Marie Dolores, Maria Dolores Santos ng United Kingdom. Si Rex Candido Payas. Alex Darang. Helen Ramos. Si Betty Betsay ng Taiwan, Jermaine Isidro Aguila, J.R. Madrigal ng Southern California, isang proud Calapeño, Gloria Chabaria Sabalya, Frank Francisco ng Canada, si Edna Austria Barya, Rolly Austria ng Antipolo, Analisa Vigo, si Gigi, Jer Gab ng Manchester, UK ito, Manchester eh. Si Alan Barbeto Katanyag ng Monrovia, California. Baldo, nabanggit na si Baldo. Si Ama Arnaldo Alcantara, Andrea Mariano, si Ricky Sabong King Noques ng Las Vegas, Nevada. Si Francois Ebrio French. Siguro nasa France ito. Si Juanjo Providencio Mangkol. Ricky Valero ng Bulacan, na isa pong basketball player. Si Lorna Macawile. Si Baet Venturina ng nandun na pala si Baet, ha, sa South Korea. Oh. Ah, iba pala to. Kala ko si Baet natin na musician. Iba palang Baet ito. Si Baldo. Nabanggit na natin eh. Si Benji Nalda. Si Lilico Pascua. Si Derek Perido. Edwin Javier Torres Irineo ng San Francisco, California. Teresita Dunca, Nicolas Galang, Susan Magdaleno Flores, Olga MC, Gladys Grace Broyones, Minda Ballesta Gahe ng Italy sa Rome, Archie Pilla, Connie Petate, Jerome Lim ng San Mateo Rizal, Johnny B. Jose ng New Jersey, Union, New Jersey. Bakalain mo, yung Lawyers for Lenny, ginaya naman ng kampo ni Bongit. Meron naman, ano? Ano ba yan? BBM Lawyers naman. Nagbabanta naman ito na ididimanda raw yung mga nagpapakalat ng fake news. Hindi naman ang gagaling yung fake news sa iba eh.
Jackie, ito pa nga pala, tingnan ninyo kawalang hiyan yan. Ito, hindi mo na kailangang hulaan kanino mang gagaling ito. Si Noli de Castro, ipinamamalita nilang patay. Nabagok daw ang ulo. At dinala raw sa ospital, patay na. Oh, sipin mo yan. Eh, naging vice president yun. At yun ay personality, well-known personality yun. Kung may nangyari doon, dinabalita na. Oh, and di ba si Noli de Castro itatakbusan ng senador? Kaya lang na alibadbaran, di ba? Oh, pagkatapos na ng kabastusan, di ba? Nang sasamahan niya sana. Eh kahit naman ako, ba't ako sasama diyan sa bastos, di ba? Hindi naman tayo magsasakla para tayo magsama-samang maging sotang bastos, ha? Mga kaibigan, di ba? Oh, tapos pamamalita, patay. Eh sino 'yun? Magbabalita noon. Sino magpapakalat ng ganung fake news? Wala nang iba. Sabi nga sa English, your guess is as good as mine. Sa bayan ko ay isa ang nahihirap. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi kung hanggang anong oras matapos. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Romy Rosales! Ikilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Ano'ng sarap mabuhay ng buo?